natin ang magkapatid na Enrique at Javy Hill sa aking Showbiz Inside Report. Pagkasangga sa hirap at ginhawa at sa murang edad, kapwa nila hinarap ang hamong maging matatag para sa kanilang pamilya. Sina Enrique Javier o Javy at Enrique Mary Hill or Ken, mula pa pagkabata, marami ng bagay na pinagsamahan. At dahil sa malapit na agwat ng kanilang edad, noon pa man ay tila kambal na kung sila ay ituring. So you have barely a year age difference. When you were growing up, did your mom dress you up alike? Yes, dude. Same talaga. As in, exactly duplicate talaga. Same toys? So if you have a ball, may ball din siya. Yes. Oh. So kung may robot din. Oo naman, ibang kulay lang. Did you both go to the same school? Yes. Yeah, we did. Okay. Sa kanilang paglaki, unti-unti nilang nadiskubre ang kanika nilang pagkakaiba. During high school kasi, he doesn't know it eh. Pero ang dami lumalapit sa akin saying, uy, Javy, pakilala mo kay Kenito. Hindi, pero sa kanya din. Sa kanya din. Mga the girls will be like, oh, going crazy. Tapos one time pa may letters sa bibigay. This younger ano sa kanya. Hindi sinong mas yun? Madaling ma-in-love? Eh, si lover Why? Mo. Why? Ayan. Hindi, kasi when I like, kasi ako mapili ako sa babae. Mm-hmm. I mean, siguro I've only had 3 girlfriends. Pero yun talaga sobrang yung type na type ko talaga. Mm-hmm. But then, alam mo yun, once na nagustuhan ko isang babae, di ko na siya papakawalan eh. I go for her na talaga. Eto. Ito isa. Ito ano bang kasi, may love to? Sa ngayon, di ko alam eh. Kasi sa sobrang busy niya, I don't think he has the time for it. Ito yun. Sige, naniniwala naman ako sa'yo. Yeah. Okay, when Javy is broken hearted, do you comfort him? Do you like talk about it? What happened? What happened? Your girlfriend? Yeah. Tahimik lang yan. Sa loob lang muna. So, sige. Konting oras pa. So, mamaya, sundutin mo na. Uy, ano nangyari? So, yeah, ito naman. Kasi, ganito naman yan. Nabagay ngayon. Uy! Ano naman? Siyempre, so, nagbibigay ka rin papayo. Vice versa din naman yun. Lalo pang nagkaiba ang mundo ng dalawa nang ipagpatuloy ni Javy ang pag-aaral. Habang si Ken, piniling pasukin ang mundo ng showbiz. Now, siyempre si Ken is busier. Si Ken nag-aardisa na. Was there ever a time that you felt uncomfortable because he was getting more attention? No naman, kasi siyempre, dapat intindihin talaga kung yung trabaho niya, and parang sa family-wise naman, parang, why would you, bakit ka pa kailangan maging sad or mag-isip ng ganun? Dapat maging masaya ka nga na ganun siya, di ba? Magkaiba man ngayon ang mundo ng magkapatid, nananatili namang matibay ang kanilang samahan, na lalo pang pinagtibay ng maagang pagpanaw ng kanilang ama. Having lost your dad, did you feel the pressure to take on the daddy figure? Kasi ikaw yung eldest boy. I think it was more placed on him kasi siya yung breadwinner. And, mm-hmm. and siguro, not only him, but pero to both of us. Yeah, kasi sabi ng dad namin sa amin. Oh, before siya umalis yung last flight niya to Canada, at that time, medyo masakit yung pakiramdam niya. So, out of nowhere, gumagawa siya ng listahan. May listahan lahat, pera lahat. So, naka-schedule na yan. Javy, Ken, wala ako for a week. You're the man of the house. Ginunong kami. So, parang, oh, sige. So, doon nag-start. So, parang before siya namatay. Before the last flight niya yun eh. Parang nag-prepare na siya sa amin. How do both of you take care of the women in your life? Like Andy and your mom? Yung kailangan mo maging strong kasi yung nanay mo. Nag-iisa lang, babae pa, babae na iwan. Siyempre, she needs strength, di ba? Mm-hmm. So, kaya nandun ka. Tapos, siyempre, yung kapatid ng babae, babae pa talaga, siyempre, hurt na hurt yung kay Papa, daddy's girl yun. Ahirap, pero, di ba? Anong gagawin mo? Dapat happy ka para happy sila. So, you know what I remember nung habagat, you were working, and your mom and I were talking, and she said nga that she's so worried because you're always working and she feels bad. Sabi ko nga sa kanya, it's okay because Ken wants to give all of you a good life. Yeah, I mean, siyempre pag-uwi mo sa bahay, parang, uy, medyo nagawa yung bahay. Tapos, nakita mo si mama, wala masyadong problema. Parang, she gets, uy, Ken, kamusta ka na? Okay lang. Oh, here's the check nga pala. So pag-uwi niya, parang,
okay ka lang, you feel bad, sabi mo, okay lang, tired lang, pero okay lang. Ah, okay, sige. Kahit pa paano secured kami, kahit wala si Papa. Oh, paano naman kayo kay Andy? Of course, you know that she's growing up. Mm-hmm. Eventually, there will be boys. Para sa akin, kapag may lalaki dyan, tapos feeling namin na okay naman, at nagbigay ng sign si Papa na pwede, pwede. Pag walang sign, sorry ka. Sorry. Okay. Dapat may guy, dapat may approve kay bossing. You're playing a brother also in The Strangers. First Manila, Metro Manila Film Fest entry mo to, di ba? First. So, what was the good part about Strangers? What made it very different? Kasi yung role namin dito, sobrang iba talaga. Hindi ko pwede sabihin kasi magigive mo yung story, pero yung feeling na I'm alone, parang strangers talaga. Isang kami, it's about the environment, the surroundings, yung ganun. Tapos siyempre yung family-oriented siya. Ayun ko, sa inyo, iba lang talaga. Both of you, what are your fears? Fears siguro would be, my greatest fear would be losing my family. They're all I have now, they're the closest thing, people I have now. And losing them, you know, would devastating. Kasi, di ba, they're the best link sa history mo. Mm-hmm. Tapos, syempre, sa future, sila yung best bet mo na magsistick kasama mo. Are you each other's strengths? Yeah. Oh. Yeah. Oh, so it's gift-giving season. If you could give him one gift, wag material, ah. Siguro one gift would a day again with my dad and my nona. Just to spend one day. Ikaw? More time in this world para magawa niya lahat ng gusto niya. Yun lang ang goal mo, na masaya ka. Thank you, solid, boys. Diba? Thank you, boys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.